Panginoon at sila po ay ginamit ng Diyos at unahin po namin ang Batang City Church. Praise the Lord. Palapakan. Praise the Lord. Ako po ay papasalamat po sa kabutihan ng Panginoon dahil ako po yung isang buhay na saksi na ang Sunday School po ay hindi na mawalan po ng pamuluhay. Kahit po ang inyong po tinuturuan ay malikot, ayaw makinig. Ako po ay lumaki po sa Sunday School at ngayon po ay ako nasa inyo ng harapan, mga kapatid. Ako po yung typical na ayaw yung estudyante dahil ako po ay maldita. Umaalan ng Sunday School. Lagi po akong pinipilit ni Ate Nora, si Sister Nora po ang Sunday School teacher. Lagi po niya akong pinipilit, pinapag-pray, kahit po ayaw ko, talagang ay dinadala niya ako sa altar, nililihans niya ako, mga kapatid. At para lang po ako umattend ng Sunday School, ang aking mong ina ay obligado ang katabi ko habang po nasa Sunday School. So kung may mga kagaya ko po kayong estudyante, alam niyo na po. Ang Diyos po ay may kaya po magbago, mga kapatid. Sila ng mga tao na may nalasakit po sa akin po at sa aking kaluluwa. At ako po yung typical na bata na ayaw sumali, pero pilit yung sinasali dahil magsaulungan ito, lalaban ka namin sa contest. At kapag ako na nanalo, sa taon-taon na hindi na tinitigitan. Nung po ako'y bata, parang naglilaro po yung ganoon para pag mga bakasyon, lagi na sa church, kulong pa yun doon, magbabible quizzing, Bible trivia, Bible character. Noon po, ang bata ay parang masaya dahil may reward. Lagi po magkakasama ang bawat bata, lalo pang practice ng choir. Pero doon po pala talaga tayo hinubog, mga kapatid ng Panginoon. Yung po mga bata nyo na likot na likot at parang walang naintindihan, sila po yung hindi nyo aakalain na may tatawagin po ng Panginoon. Hallelujah! At ako po ay nakapasalamat dahil po nung po ako yung 9 years old. So, ito po ay 20 years ago na, mga kapatid. Parang ito po ako mag-birthday ngayon, September 28. September 28, 1997, mga kapatid, I was 9 years old. Sa birthday ko po mismo, nagkaroon po kami ng Holy Spirit explosion at yun po ang birthday gift na naisip ko para sa Panginoon at kanyang pumalang na Espiritu. So for 20 years, I have been with the Lord, mga kapatid, and ako po ay may psychological na issues nung ako'y bata. Ako po ay hindi nag-iisa sa school. Lagi po umiiyak. Lagi po kumukasama ang aking inay pagpasok. Hindi lang sa Sunday School, pati pagpasok general sa school. Hindi po ako nagpapaiko na ganun. Wala akong dramatic na eksena sa school. Pero nung po ako'y 9 years old, naramdaman ko po na hindi ako nag-iisa, mga kapatid. At tunay nga, sabi na po may aralan kanina, the comforter shall come. Nung iiwan ako ng nanay ko sa school, hindi ko na naiisip na iniwanan ako ng aking ina, kundi alam ko na kasama ko si Jesus. And for 20 years, mga kapatid, sa aking ministry, Jesus has been with me, mga kapatid. At di na pala talaga tumitigil doon ang Panginoon. Dahil pagka lagi ka nasa church, at nakita ng mga tao sa paligid niyo, mahili po kayong mga pastor, ay yung church leaders, mga kapatid. Basta lagi lang kayong present doon sa church. At kayo'y nagtatapat. Makikita nila kung ano ang inyong potential at i-delegate po nila kayo sa iba-ibang mga ministries. Yes. Nakitaan po ako ng asawa ng pastor na sayang daw ako. So sabi po niya sa akin, lagi daw po akong dala ng tubig sa mga preacher. So ang first ministry ko po sa church ng mga boy, 9 years old, ay ang magdala po ng tubig ng pastor. And every time po hanggang sa ngayon, pag nakakita po ako ng preacher na walang tubig, para po hindi po ako mapakalim. Kapatid po ni Pastor ay si Brother Romy Chavez. Sabi po niya, ginamit lang kami ng Panginoon upang dalhin ka sa ministry na ito upang magturo sa mga bata. So ang inyo pong ilikod na makulit, maldita, at ayaw madala ng Sunday School ay naging Sunday School teacher ng mga bata. Ako po ay 14 years old, mga kapatid. At ganoon pala, mga kapatid, pag ibinigin
mo ang buhay mo sa Diyos, lahat ng doors ay mag-o-open. Lahat ng potential mo ay gagamitin ng Panginoon. Ako din po ay ginamit sa mga kabataan. And ever since that year, mga kapatid, ako po ay 15 years na sa Sunday School Department, 15 years in the youth department as a youth leader. And nakita ko po kung gaano kabuti ang Diyos, mga kapatid. Sa school po ay hindi rin ako masyadong ordinary lang. Gusto ko lang po ako nag-excel. So, nandun po ang pressure yung mga nag-aaral ko na Sunday School teacher. Paano ako matuturo linggo-linggo? Wala naman po noong pang-backup system. Kasi kung kayo-kayo lang teacher, automatic linggo-linggo ay ko ang teacher. Pag may exam ka, may periodical, may mga projects, paano may sisihin yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagtuturo? Pero ang Diyos po ang source na ating kalungan, mga kapatid. Dumating yung po ay nakakapaiyak na dahil aral-aral ka, pagdating na student ay late. Dalawa lang. Ang totoong number mo ay 20, pero dalawa lang ang umate. Pero mga kapatid, pag magpatuloy ka lang talaga, totoo po lang ang sinabi dito sa pulpit, mga kapatid. Dahil yung mga bata, na dalawa lang sila, pero nakita mo na sila yung lalo umate. Ngayon pag nakita mo, sila yung ginagamit, sila yung nag-stay, mga kapatid. Eh kung nagsawa ka, tumigil ka na dahil dalawa ang umate, sayang naman yung dalawang bata, sayang naman po yung nag-stay. Salamat po sa Panginoon dahil siya po yung nagko-comfort sa atin, di ba mga kapatid, na huwag tayong tumigil. At yun mga kapatid, ang Sunday School po ang naging umpisa, and doon po pinapasalamatan po ang Panginoon dahil sabi nga po, nagkaroon ng technology sa mundo, and nandung 2009, nag-umpisahan po ang multimedia ministry sa aming church dahil ang Kuya Goji po ay bumili ng laptop at ng projector. Siya po ay personal na kinausap niya. Ako lang po mag-isa noon na sabi niya, sayang naman ang galing mo sa pagkocomputer at hindi niya ka pala ilagay. Mga kapatid, talagang ang Diyos ay mabuti. Noong una, pag binibigyan tayo ng responsibilidad ng mga tao, mga kakaalat at nakakataas natin, di ba minsan, grabe, pagod na nga ako. Hindi na tumiigil, meron na naman dagdag. Pero huwag kang tinanggap mo lang, mga kapatid, yung calling na binigay sa iyo. Pagkali ko naman po ito ng Panginoon. And since 2009, as of hanggang ngayon, 8 years na pala ako, mga kapatid, sa multimedia ministry. At kasalukuyan po ay ako ang multimedia head ng aming church. And noong 2012, meron kong mga visions na ipinigay ko ang Panginoon. Kaya po nagkaroon po kami ng online na site, mga YouTube channel, Facebook accounts. 2012 po yun nag-start and 5 years na po namin ginagawa ang pagpapin na ito. Dahil lang po sa Sunday School, mga kapatid. Dahil may isang pag-iwala na ating mga pastor, mga leaders sa church na hindi nagsawa na mag-follow, mag-pray mga kapatid. At naniwala na ang bawat bata yung potential. Ang Diyos po ay tuloy na nagbabago. Nasa po magtapos sa konting encouragement, mga kapatid. Sa 20 years po po na nag-minister sa Panginoon, hindi po importante ang edad. Kung ako yung nagsimula ay 14, kung pag ako makakita kayo ng ordinary 14 ngayon, puro cellphone lang ang alam. Pero hindi po nyo alam kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa isang altar call, sa isang laying of hands. Meron po isang sectional gathering tayo, mga kapatid. Alam, I think isang contest ng mga bata. Si Pastor Alvin po ay nag-lay hands. Sinabi niya, narinig ko, God is going to use you. At hindi ko po yun nakalimutan. Salamat po sa salita ng Panginoon dahil nagkaroon po ako ng confidence na ang ginagawa ko, hindi ako lang may gusto. Hindi na po ay kalooban ng Panginoon. God is faithful. Tapat siya. You can never outgive ang Panginoon. I also want to testify na yung sinasabi dito na nagbigay tayo sa Diyos. Nagbigay tayo ng oras, nagbigay tayo ng finances natin sa Panginoon. Bilang sa Diyos teacher, mga kapatid, minsan ng mga bata ay may pangangailangan. Kahit sa rin natin gastos, nagbigay tayo para sa kanila dahil kung ito ay kinakailangan. Dahil ang Diyos po ang magpagbalik sa atin. Failures, 20 years, napakarami ko kong failures, mga kapatid. Minsan tinadrag daw na ako ng mga ginagawa ko, matigas na lang ulo sa Panginoon para ipakita niya sa akin na dito ka dapat, anak.
ang Diyos po ay mabuti, mga kapatid, at siya ay tapat. Yes. His grace is always enough. At napatunayan po napakaraming beses that it's not about your performance. Sunday school teachers, it's not about your performance. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa iyong pagalingan, hindi nakadepende kung gaano ka katapat, dahil ang Diyos ay sadyang tapat. Yeah. Diyos ay sadyang marunong, mga kapatid. I would like to end itong testimony ito sa pagsasabi ko sa inyo na kayaan niyo po, nailid po kayo ng Diyos. Habang nailid niyo po ang iba, kayaan niyo po na turuan kayo ng Diyos habang tinuturuan niyo ang iba. You are more powerful than you know. Mas makapangyarihan ka pa sa inaakala mo. Yung bagay na hindi mo kayang gawin, pag binigay mo sa Diyos, kaya mo palang gawin. At sa pagkakataong ito, nais po ibigay sa Diyos na ng papuwi sa sasama. Pero the moment na gusto mo na sumuko, sabihin mo lang kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo. Hindi ka na mag-iisip na dumaan ko. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa gawain niya. Sunday School Director ng Batangas City. O, nakaka-bless po yung kanya testimony. Ano po? Yung po yung sabi kanina ng ating third lecture, return of investment. Alangan natin, wala na. No? Hallelujah. So, nakaka-bless po yung ganong mga testimony. At magpatuloy lang si Seth sa iyong napakagandang mga talent and gifts ng ating Panginoon. And by this time naman ay muling kaling ipuli tayo ng isang testimony from Lipa Church. Siya po naman ang ating Sunday School Director. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, na ako, tayo ay bibigyan ng desire. Praise God. Isang bagay mga kapatid na yun nga, kapangyarihan po ng desire mga kapatid, ako po nang maliit pa. Dinisere ko mga kapatid sa puso ko, kahit nung kami ay nag-oorasyon, hindi ko alam sa inyo sa mga yung nakaranas ng kapatid ni Reyes ng pamilya doon sa original na sa RC. Kayo po mga kapatid, nung una ay nakarating ng 6 o'clock, meron po kaming orasyon, tapos magmamano po sa ang leader po namin, mga kapatid, yun pong aking kapatid na pastor na ngayon. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, lahat po ng desire ko sa puso ko, nakita po, mga kapatid, ngayon na ibinigay ng Panginoon. Praise God. At salamat sa Panginoon na bagaman, mga kapatid, meron po mga failures, meron po mga bagay na hindi po natin inaasahan, pero ang Diyos ay pinalalaan po tayo doon. At ang Diyos ay hindi po tayo iniiwanan, kundi lagi po natin siyang kasama. Dumating mga kapatid sa panahon na ako po ay nag-asawa, ang aking pong asawa, mga kapatid, hindi ko po kasama sa church. Nagkaroon po kami ng 4 na anak. At dumating mga kapatid sa punto na ako po ay year 2001. Year 2001, mga kapatid. So, nandun po tayo ngayon, mga kapatid, napakahirap kasi galing ka, mga kapatid, sa isang yung magpigang-piga ka na hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, binagyan ako ng mga taong nag-encourage sa akin. I was surrounded by people, mga kapatid, na nandun ang kanang panalangin na hindi ipinamukha sa akin ng aking pagkakamali. Praise God. At doon mga kapatid ay yun nga po, dahil po ang aking asawa ay hindi po siya mananampalataya. Praise God. Nandun tayo na yun. Year 2009 mga kapatid ay meron pong ang asawa ko ni Pastor Sister Pearl, sabi po niya sa akin, Sister Mabel, meron tayong prospect by Bible study sa San Francisco. Ang sa
San Francisco po, sa mga nakakaalam ng salita, ay napakalayo po yung lokasyon sa propera po ng Lipa. So, 7 o'clock nandun, nakikita po kami doon sa meeting place sa high po ng jeep. Before 8:30 na sa San Francisco na po kami kasama po, ay yun po, kami po lang po dalawa ng first time. Tapos po mga pati, nung mga sumunod na, kasi meron po akong 2 years old na bata, sinasama-sama po siya. At alam niyo po mga kapatid, ang prayer ko sa akin kasi wala lang pa akong pag-iiwanan ng aking po mga tatlong anak na maraliit. Yung pong tatlo, iiwan ko lang po minsan doon sa aking tiyahin. Nagbabayad po ako mga kapatid. Praise God. At salamat sa Panginoon. Ang lagi ko pinag-pray ng mga kapatid sa Panginoon. Sana, oh God. Kasi ako po nagtuturo ng Bible study. Yung araw ko mga kapatid, ako magtuturo ng Bible study. Ako po yung kapanda. So hindi ko mga kapatid nasabi ng kay Sister Bernard, ayaw ko po. Kasi hindi, gusto kong sabihin ko sa kanya, pero hindi ko po alam kung bakit hindi ko po masabi. So, pagkakasabado, lagi kong meron alas po kami ng maaga. Okay ba ako ng 7 o'clock kasi pagkagaling ko ng San Francisco, tuloy po ko ng church at meron pong practice by Bible study. Uwi ba ako ng bahay 7 o'clock. So, 12 hours ang kapatid, wala po ako sa bahay. At ang lagi ko pong kasama yun kung aking gustong anak ng kapatid, ang lagi kong panalangin sa kanya. Panginoon, gawin mo siyang bigyan mo siya ng puso, pastor. At yun po mga kapatid, may mga pangyayari na may mga pagkakataon mga kapatid na siyempre yung asawa ko, mga kapatid, hindi po siya nakakaunawa. Pero nandun po yung aking lagi marugdog na panalangin mga kapatid, hindi po nawawala. So may tayo mga kapatid na hindi po na kami binigyan ng pamasahe o puntang church, pero pagdating po ng linggo, mga kapatid, ng maaga, nagsibang pa, naligo pa ng maaga, sinasama ko po mga kapatid lahat ng aking mga, yung aking apat na anak, at may time nga po na hindi po namin binigyan ng pamasahe. Sabi ko sa aking mga anak, nagsisiba tayo, maaga sila naligo, siyempre wala lang, mawala lang kami pamasahe, mga kapatid, sabi ko, pupunta tayo ng church, maglalakad tayo. Nang sure ka, gawin mo kapatid, balik ka, ako punta ng church at pauwi na wala nakakalap sa loob ng church. Hallelujah! Sabi ko sa aking mga anak, praise God, dito lang ito sa lupa. Even sa aking puso, mga kapatid, sabi ko, dati yung panahon na ako ay ahan. At minsan, mga kapatid, year 2010, hindi ko po makakalimutan. Ang aking mga asawa, mga kapatid, galing po ako minsan na muli, Bible study. Praise God. So sabi niya, kasi lagi kong 7 ako lang, umuwi ko sa bahay, ito usapan. Sabi niya, umuwi pa ako, mga kapatid, na hindi ko alam kung bakit po siya nagagalit sa akin. Sabi niya, nagliligtas ka ng buhay ng kaluluwa ng iba, hindi mo nililigtas. Ah, hindi ko daw po sila din siya nililigtas. So ako, mga kapatid, tapos ako ng Espiritu ng Panginoon. Sabi ko, hindi mo yung talaga ganito. Tapos mga kapatid, hindi lang ba ako may parang wala akong narinig mga kapatid, pero lagi kong panalangin mga kapatid, lagi kong pinag-pray na Panginoon, dumating yung araw na pag-araw ng linggo, lahat kami ay magsisimba. And for 10 years mga kapatid, hallelujah, for 10 years, eksakto mga kapatid, March 2010, siya mismo ay nagsabing siya ay magpapabaptize. Hallelujah! Pinapag-usali ko mo siya, mga kapatid, hindi na ako nagsasabi. Ang dami niyang tanong, ang dami niya mga kapatid na yung pamimilaw sa ko, hindi ko nawawala. Pero sinasagot ko lang po siya mga kapatid ng mayroon na ako. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, kami po'y sama-sama nag-deliver sa atin ng Panginoon. Meron pong ang lagi ko pong panalangin sa aking mga anak, maging sa mga batang nasa church ng mga kapatid. Hallelujah! Na sila'y gamitin ng ating Panginoon. Sa bawat nanay, sa bawat magulang, bawat isa po sa atin, meron tayo na special na prayer request, desire para sa ating mga anak. At hindi ito na bumubog na bubog ang mga kapatid kagad-agad. Amen. Hallelujah! Yung tagumpay, hindi ko dati nakukuha. Sabi nga po kanina, yung return of investment ay hindi ko agad-agad natin nakukuha. Akala natin walang nangyayari. Hindi bumikilos ang Diyos, pero in due time, in God's time, mga kapatid, tayo ay aanin kung hindi po tayo lumimago. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, talagang napakabuti ng ating mga
Praise God. Yun lang po sa akin, greatest investment. Aking sa lahat ng kapatid sa ating kumpanya. Hallelujah!